Once upon a time, a certain farmer set out to sow. As the farmer scattered the seeds, some fell along the path, where the ground was hard and unyielding. The seeds lay exposed, vulnerable to the birds of the air, who swooped down and devoured them. These seeds, Jesus explained, represent those who hear the word of God, but do not understand it. The evil one comes and snatches away what was sown in their hearts. Other seeds fell on rocky ground, where the soil was shallow and rocky. The seeds sprouted quickly, but because the soil was shallow, they withered and died in the heat of the sun. These seeds, Jesus said, represent those who hear the word and receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Still other seeds fell among thorns, which grew up and choked the plants. These seeds, Jesus explained, represent those who hear the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. The cares of this world and the desire for riches can prevent the word of God from taking root and bearing fruit in our lives. But some seeds fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. These seeds, Jesus said, represent those who hear the word, understand it, and produce a crop, yielding a rich harvest. They are like the good soil, which receives the word and bears fruit, some 100-fold, some 60, and some 30. This parable is not just a story from the past. It is a lesson for us today. It challenges us to examine our hearts and how we receive God's word. Are we like the hard path where the word cannot take root? Are we like the rocky ground where we receive it with joy but quickly fall away? Are we like the thorny soil where the cares of this world choke it out? Or are we like the good soil, receiving the word, understanding it, and bearing fruit in our lives? As we reflect on this parable, let us consider the condition of our hearts. Let us seek to be like the good soil, open and receptive to God's word, allowing it to take root and bear fruit in our lives. Let us cultivate hearts that are soft and fertile, hearts that are ready to receive the word of God and allow it to transform us from the inside out. Let us remember the words of Jesus: whoever has ears, let them hear. Let us be like the good soil, hearing the word of God, understanding it, and bearing fruit in our lives. May we be transformed by the power of God's word, becoming more like Him each day. Thanks for watching. Hallelujah. Napanood po natin yung ano no, yung video. Sige, tayo po tayong lahat. Pray po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay nga na napakadakila mo, Panginoon. Salamat sa isang linggong nagdaan. Kami yung sinamahan, pinalakas, Panginoon. Ipinakita mo, Lord God, ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, nung ikaw ay namatay at muli kang nabuhay, O God. Patuloy mo itong pinapaalala sa amin, Lord God, upang hindi po namin makalimutan, Panginoon, ang iyong sakripisyong ginawa, Lord God. Lord, lumalapit po kami sa inyo. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Ito man ay sinasadya or hindi, Lord God, patawarin niyo po kami. Open our hearts and our mind sa iyong mga salita na aming tatanggapin this morning. Thank you, we entrusted everything to your powerful and mighty hands, O God. This is our prayers in Jesus' name. Amen and amen. So, dito po sa Matthew chapter 8, i-ano nga natin yung verse 1. Okay, ang title po natin dito, Word versus World. Okay? Word of God versus world. Okay, sino ba ang nagtatagumpay? Ang salita ba ng Panginoon o ang mundong ito? Okay, basahin natin. Andiyan na. Sabi dyan, after this, Jesus traveled about from the town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases, Mary called Magdalene, from whom
seven demons come out. Joanna, the wife of Cusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others, these women were helping to support them out of their own means. While a large crowd was gathered and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on, and the birds of the air ate it up. Some fell on the rock, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among the thorns, which grew up with it and choked the plants. Still other seed fell on good soil. It came up, yielded a crop 100 times more than was sown. When he said this, he called out, "He who has ears to hear, let him hear." Okay, pagpalain po ng Lord ang kanyang mga salita. Okay, word versus world. Si Jesus po, mahilig siyang gumamit ng mga parable. Sabi ni Pastor Alan, ang parable daw is earthly story but heavenly meaning. Okay? Kwentong pang lupa na may kahulugang makalangit. Okay po? Jesus often communicated spiritual truth through short stories. Okay po? Nagtuturo siya lagi or nakikipag-communicate siya sa mga tao sa pamamagitan ng mga short stories katulad po ng prodigal son. Ano pa, yung mayamang binata. Those stories describe a familiar object or situation. Meron po akong ikukwento sa inyo, no? Merong isang magsasaka, ang tinanim niya, vineyard. Okay, yung mga grapes. Ngayon, yung taniman niya, binakura niya ng matataas para hindi makaakyat yung mga paxes. Alam niyo pa yung mga paxes na yan? Maliliit lang yan eh. Pero yung mga koko nila, mahaba. So ang ginawa niya, kinovera niya or nilagyan niya ng bakod yung vineyard niya para hindi maakyat ng mga paxes na yon. Ang ginawa niya doon sa vineyard niya, inalagaan niya, diniligan niya, lahat ng paraan ginawa niya para maging malago at maging malusog. Ngayon, ang nangyari, mga ilang araw, okay, malago na yung ano niya, mga ilang araw, napansin niya yung mga tanim niya nalalanta. Sabi niya, bakit nagkaganto yung mga tanim kong ano, vineyard? Lahat ginawa ko na. Ang hindi niya alam, yung mga paks pala, naghukay sa ilalim ng bakod, doon sa ilalim dumaan, tapos yung mga ugat ng grapes, yun yung kinakain. Kaya hindi niya ngayon malaman kung ano yung nangyari sa pananim niya. Yun pala yung ugat, yung tinira nung mga paxes na yun. Minsan hindi natin alam yung mga little paxes sa buhay natin, ito yung mga ugali natin na akala natin okay lang. Pero ito pala yung unti-unting pumapatay ng relationship natin sa Lord. Wala kang kaalam-alam. Anong ugali ba yan? Wala kang kamalay-malay, katamaran, okay po, mga buzzword, mga green-minded. Hindi mo alam, ito pala ay unti-unting pumapatay ng relasyon mo sa Panginoon. Kaya si Jesus, mahilig siya na gumamit ng mga parable, okay, para madaling maintindihan ng mga nakikinig. Parable is forcing listeners to think what is hidden. Ano kayang ibig sabihin ni Jesus, mga kwento niya na yon? So tayo naman, nag-iisip tayo, ano ba ang nakatagong mensahe doon sa story na yon? Okay? Parable is compels listener to discover the truth for themselves. Mismong tayo, nalalaman natin yung katotohanan. Ah, ito pala ibig sabihin yun, napakaganda, no? Katulad nung kinuwento ko sa inyo, short stories lang siya, pero nakikita natin yung mga characteristic natin, mga maliliit na
mali na hindi magaganda sa buhay natin, ito pala yung unti-unting pumapatay sa relasyon natin sa Diyos. Wala tayong kamalay-malay. The sower represents God. Yan. Yung sower, yung naghasik nung seeds, walang iba kundi ang Panginoon. The seed is His message, the word of God, and the soil represent us, the hearers. Just as a planted seed starts to grow, the word of God starts to deepen and grow within a person. Kapag ang salita ng Panginoon ay naihasik na, kapag ang salita ng Panginoon ay nasa puso na natin, alam niyo ba, ang purpose talaga ng buto ay tumubo, lumago, at mamunga. Pero bakit may mga buto na hindi namumunga or hindi tumutubo? Walang problema sa buto, ang problema yung lupa. Ang problema yung nakikinig. Ang problema yung puso na binagsakan ng seed or ng salita ng Panginoon. I-ano pa natin ito mamaya, ano? Jesus show us the different ways in which people respond to the message of the kingdom. Merong buto na napunta sa daan, sa batuhan, sa matinik, or sa dawagan, sa matabang lupa. Itong apat na lupa na to, tayo po yan. Saan ka dyan sa apat na yan? Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Lord pag Sunday. Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon sa mga cell groups, anong klaseng lupa ka? Ikaw ba ay daan, batuhan, damuhan, or ikaw ay matabang lupa? God expect us to grow and multiply and expect to us of a great harvest. Yan po yung ine-expect ng Lord sa atin. Ikaw ay lumago, ikaw ay mag-multiply, at ikaw ay mag-harvest. Sino po rito nakapagtanim na mga galing probinsya? Ako na nakapagtanim na rin ako eh. Nag-harvest na rin ako ng mga palay, mga mais. Okay po. Nakapagtanim na ako po niyan. Walang magsasaka na nagtatanim na hindi siya nag-expect ng harvest. Nakuha po natin. Pag tayo hindi nag-grow, kapag tayo hindi nag-multiply, sabi ni Bishop Oriel, may isang taon ka pa para mamunga. Okay? Kung hindi ka mamumunga ng isang taon, puputulin ka na. Okay? Why would a farmer allow precious seeds to land on a pathway, rocky place, and thorns? Bakit hinahayaan ng farmers na ang mga buto ay mapunta sa daan, sa batuhan, or sa damuhan? Okay? Walang problema sa farmers. Tandaan po natin yan. Wala rin problema sa seeds. Ang problema po ay nasa puso natin na mga nakikinig. Ang goal ng farmers ay ano? Maitanim ang mga buto sa matatabang lupa. Ngayong umaga, titignan natin kung anong klaseng lupa tayo. Kung anong klaseng puso meron tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Ang harvest daw, it depends on the condition of soil where the seeds falls. Alam nyo, kahit magsimba ka every Sunday, kahit 100,000 sermons pa ang marinig mo or message, kung hindi maganda ang puso mo, hindi lalago. Hindi mag-grow. Nakukuha nyo? Kaya ilang years ka na sa church, ang dami mo ng mensaheng narinig, pero walang dating sa'yo. Walang problema sa nagsishare. Walang problema sa Word of God. Ang problema, ikaw. Anong klaseng puso ka ba meron? Okay? Remember that not every seeds fall on a good soil. Okay, apat na klase ng lupa. Una, pathway people. Yung nalaglag po sa daan. Okay, like many of religious leaders refuse to believe God's message.
Okay, yung mga religious people na yan, noong panahon ni Kristo, ayaw nilang maniwala or ayaw nilang makinig kay Jesus. Bakit? Kasi iba ang puso nila. Naiinggit sila sa Panginoong Jesus. Okay po? Kaya kahit anong magagandang mensahe ang ibato namin sa inyo, kung ang puso mo matigas na, kung ang isip mo sarado na, hindi siya mag-grow. Hindi siya mag-multiply. Sinasabi rito, lahat sila ay nakinig. Interesado sila sa salita ng Diyos. Walang sinabi na they are not interested. Ang sabi dyan, nasa puso na nila, na itanim na ang salita ng Panginoon. Ang problema, alam nyo, hindi nag-sink in. Sabihin nyo, sink in. Lagi tayong nakikinig, pero hindi naman tayo natututo. Nakikinig tayo, minsan natututo tayo, pero hindi naman tayo nababago. Yun po ang mahirap sa lahat. Okay po, nakikinig ka, pero hindi ka nagbabago. Okay po, ang tawag po dyan sa lupa, this is the hard surface of soil. Matigas na klase ng lupa. At hindi rin sinasabi rito na hindi sila umaatin ng church. Palagi po na si church yan, palaging nakikinig yan, okay? Ang problema lang, hindi talaga na nila naiintindihan. Bakit kailangan ko mag-cell group? Bakit kailangan ko umatin ng training? Bakit kailangan ko umatin ng mentoring? Bakit kailangan kong umatin ng mga conferences na yan? Bakit kailangan kong umatin ng camp? Hindi mo maiintindihan yan. Bakit? Matigas na ang puso mo. Para kang lupa. Okay? And then, hindi nila naiintindihan ang katotohanan talaga. Sabi ng Lord, makinig ang may mga pandinig. Alam niyo po, ang bird po na tinutukoy dyan, walang iba kundi si Satanas. Okay? Tingin kayo sa pogi, ah. Okay, ang bird na tinutukoy dyan, si Satanas, at si Satanas yung magnanakaw, yung tep. Okay? Kapag ang seed ay naipunla na, tinutuka ng ibon yan, eh. Okay po? Tinutuka ng manok. Okay po? Si Satanas yung ibon na yon. Ninanakaw niya ang seed. Okay po? Si Satanas, yan ang gustong-gusto niyang nakawin sa buhay natin. Tatanungin ko kayo, kung ikaw ang magnanakaw, kung ikaw ay dakilang magnanakaw, batik ka na magnanakaw, ano ang nanakawin mo? Ano ang nanakawin nyo? Expensive? Ano pa? Ha? Valuable? Yung may value? Yung precious, okay? Alam niyo ba, ang word of God, yung seed, it is a very precious kay Satanas. Mahalaga kay Satanas ang salita ng Panginoon. Why? Bakit niya ninanakaw to? Kasi ito yung magbabago ng buhay mo. Ayaw ni Satanas na tumubo ang buto na yan sa buhay mo, lumago at mag-multiply. Diyan, takot na takot si Satanas. Hindi takot si Satanas magsimba ka ng Sunday. Ang ikinatatakot niya, yung salita ng Panginoon mag-grow at mag-multiply sa puso mo. Eh tayo, pabaya tayo eh. Kaya si Satanas, okay, madali niyang kinukuha yung salita ng Diyos or yung buto na natanim sa puso natin. Kaya paglabas mo ng church, pagdating ng problema, toink, 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 bagsak ka. Bakit? Hindi mo pinahalagahan yung salita ng Lord. It is a very precious. Kaya yan ninanakaw ni Satanas, kaya yan inaalis ni Satanas sa puso mo, kasi yan yung magbabago ng buhay mo, yan ang magbabago ng pamilya mo. Yan ang magbabago ng future mo. Yan ang magbabago ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, ng bansa natin, kaya yan ninanakaw ni Satanas. Pero kung ikaw ay pabaya, ang puso mo ay parang isang lupa na matigas. Welcome kahit sino ang dumaan. Wala kang pakialam.
Kaya tayo, hindi tayo nag-grow. Hindi ka rin nagtitake down notes. Hindi importante sa'yo yung message. Hindi ka na nagdi-devotion. Hindi mo alam, it is a very precious. Kaya si Satanas na nakawin talaga yan sa puso natin. Kaya tayo, ang buhay natin, sumesemplang. Bakit? Hindi mahalaga sa'yo yung buto or yung salita ng Panginoon. Alam niya, meron po tayong dalawang mundo. Yung isa, hindi natin nakikita. Isang physical world at isang spiritual world. Kung ang seed hindi mahalaga sa'yo, kay Satanas, napakahalaga niyan. Kung ano ang nangyayari sa'yo dito sa physical world, okay, merong epekto sa spiritual world. Kung ano ang nangyayari sa'yo sa spiritual world, malaki rin ang epekto nito sa physical world. Minsan, meron tayong mga sakit na hindi kayang pagalingin ng mga doktor. Okay, bakit? Kasi spiritual yan eh. Kaya kung ikaw hindi ka nag-grow, kaya kung ikaw wala kang pakialam sa salita ng Panginoon, malaki ang epekto nito sa spiritual world. Okay po, sisipa-sipain ka lang ni Satanas. Pag ang spiritual world mo, mahina. Physically, prosper ka, but spiritually, mahirap ka. Nakuha po natin. Kaya po ang salita ng Panginoon, huwag po nating iismulin. Huwag po natin pinababayaan. Okay po, inaalagaan po yan. Sabihin natin na sa church ka every Sunday, mukha kang effective, pero ang totoo, hindi ka na effective. Bakit? Lagi kang nandito eh. Lagi kang present eh. Okay po, kaya tayo po ay huwag pakasisiguro. Hindi na tayo nagde-devotion, hindi na tayo nagpe-pray. Alam niyo, ang salita ng Panginoon, ito yung kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang mga tao. Pero tayo, binabaliwala natin. Hindi natin tinitreasure ang salita ng Panginoon sa ating mga puso. Ang harvest po, wala sa loob ng church. Ang harvest na sa labas. Okay, na sa mga cell group. Alam niyo po, sa Munting Dilaw, meron pong isang nanay doon, paralyzed yung nanay na to eh. Yung paralyzed woman na to, nagpe-pray siya, sabi niya, Lord, padalahan mo ko ng mga lingkod mo na magse-cell group dito sa bahay namin. Kinabukasan, dumating kami ni Pastora Lindsay kasama si Pastor Roel tuloy. Si Kuya Roel. Okay po. First time namin ma-meet yung nanay na yon, yung paralyzed woman na yon. Sabi niya, kayo ang tugon ng Panginoon sa prayer ko. Sabi niya, kagabi lang nagpe-pray ako na magkaroon ng cell group dito, magkaroon ng Bible study. Ngayon, tinupad ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya po, ang salita ng Panginoon, okay, ito po ay i-treasure natin sa ating mga puso. Okay, pangalawa. Puyipiyok na tuloy ako. Alam nyo, kaya salamat po doon sa mga ano namin, sa mga leaders namin. Kasama po naming gumagawa sa Munting Dilaw, Antipolo. Okay po, kahapon, ang dami po naming na-meet na mga nanay, mga kabataan. Patuloy po natin ipag-pray ang Munting Dilaw. One of this day, magiging simbahan na po siya. Amen po. Kaya magkakaroon tayo ng great harvest po talaga. Marami na pong church doon. Pero wala naman sa paramihan ng church eh. Nasa Pasipagan yan. Okay po. Kaya every, minsan Friday, nandoon kami. Saturday, talagang hinanda po ng Lord yung puso ng mga taong ito. Pangalawa, yung rocky soil. Yan. Rocky soil.
Like many in the crowds who follow Jesus, believe in His message, but never get around to doing anything about it. May mga followers o mga sumusunod sa ating Panginoon, kahit saan siya magpunta, nandoon siya, nandoon sila, nagpakain si Jesus sa mountain, okay, ng 5,000. Kahit saan magpunta si Jesus, nandoon sila. Mga followers nga po yan eh. Okay, itong rocky soil, they are emotional hearers and shallow mind. Sabi mo, Pastor, ang ganda ng message mo. Kailangan na kailangan ko ngayon yan kasi may problema ako. Ngayon mo lang kailangan. Pero paglabas ng church, pagdating ng problema, bagsak ka na naman. Bakit? Kasi ang pakikinig mo at paglilingkod mo, based on your feelings lang. Based on your emotion lang. Eh, ang emotion, madaya po yan. Tandaan po natin, mababaw ang kaisipan mo about the Word of God, mababaw yung pananampalataya mo, nagbabase ka lang sa feelings mo. Pag maganda ang feelings mo, nag-church ka. Pag maganda ang pakiramdam mo, aating ka ng cell group. Pero pag hindi na maganda ang mood mo, okay, pati si Lord, dinadamay mo sa problema mo. Okay po? Kaya ang paglilingkod, hindi yan nababase sa feelings, sa pakiramdam, ito ay base sa ating mga desisyon. Ang mga emotional hearer, receive it with joy. Okay? Ang ganda ng mensahe. Pero pagdating ng problema, bagsak na naman. But last only in the short time. Ang salita ng Panginoon na i-empower lang sila sa maikling panahon lang. Para tayong mga Lipovitan believers. Alam niyo yung mga Lipovitan believers? Yung Lipovitan, pag nag-take ka niyan, lalakas ka eh. Pero pag nawala na ang tama, nangihina ka na naman. Pag Sunday, pagtapos ng service, malakas ka, nakainom ka ng Lipovitan eh. Nakapakinig ka ng mensahe ng Panginoon. Pero pagdating kinabukasan, mahina ka na naman. So huwag tayong maging Lipovitan believers. Pag nag-take ka lang, malakas ka. Pag Sunday, lumalakas ka. Pag mentoring, lumalakas ka. Pagdating ng ibang araw, mahina ka na. Okay, marami po ang nakakarinig ng salita ng Panginoon. Yung seed, nag-fall na sa heart nila. Ang problema po talaga, hindi nag-sink in. Okay, ang salita ng Lord, na-chuchok. Chinuchok sila nung bato. Okay? Doon na ba tayo, number two? Sa rocky soil, meron kang katabi. Buto ka, may katabi kang bato. At yung bato na yan, habang ikaw ay tumutubo, yung ugat mo hindi siya lumalalim. Bakit? Merong bato na nakaharang. Minsan yung bato na yan, yan yung kasalanan matagal natin ginagawa. Sa isip natin, akala ng mga tao mabait tayo, pero sa isip natin, okay, against ka. Marami kang iniisip na hindi maganda sa leader mo, marami kang iniisip na hindi maganda kay sa pastor mo, okay? Kaya kahit tumubo ka, hindi ka lumalalim. Mababaw ka. Tignan mo yung katabi mo kung malalim ba yan o mababaw. Kung mababaw ka, ipanalangin mo sa Lord na alisin ka niya sa kanyang kababawan at dalhin ka niya doon sa kalaliman. Huwag tayong matakot na lumalim sa Diyos kasi ang blessing po nandiyan dyan. Alam niyo yung mga mabababaw, pagdating ng bagyo, ng storm, pag may malakas na hangin, sumasama yan eh. Bakit? Mababaw ka eh. Kung saan ang takbo ng mundo, nandoon ka. Nire-receive nila ang seed or ang salita ng Panginoon, kaya lang mababaw ang ugat. Mababaw ang pananampalataya mo, mababaw ang pagkakilala mo. They are easily accept the Word of God, and what a joy in his heart. Grabe.
Lord, gusto namin yan. Sabi ng Panginoon, itong mga followers na to, nung kahit saan magpunta si Jesus, nandoon sila eh. Sabi ni Jesus, narito ako para kayo iligtas. Sabi ng mga followers, Lord, gusto namin yan. We like it, Lord. Sabi ng Panginoon, narito ako para iahon kayo sa kahirapan. Sabi ng mga followers, Panginoon, gusto namin yan. Sabi ng Panginoon, narito ako para bigyan kayo ng buhay na walang hanggan sa inaharap. Lord, gusto namin yan. Nung sinabi ng Panginoon, carry my cross. Sabi ng mga followers, teka Lord, bakit ako? Lord, ayoko ng commitment. Alam niyo ang cross, commitment yan eh. May mga Kristiyano na ayaw ng commitment. Ang gusto lang nilang marinig, yung mga magaganda. Pero pag sinabi na mag-cell group ka, ayaw na. Yan yung mga followers. Kaya kahit saan magpunta si Jesus, nakikita nila nagpapagaling ang Panginoong Jesus, nagpapalayas ng masasamang espiritu, nagpapakain siya sa mga libo-libo. Kaya nung sinabi ng Panginoon, carry my cross, ayaw na nila. Alam niyo ba yung sinabi ni Jesus na carry my cross? Yun yung nagpatakbo sa mga followers. Lord, dito na ako, iwan na kita. Ayoko niyan, mabigat yan. Ayoko niyan, Lord, mahirap yan. Lord, ayoko mag-cell group, busy ako. Ayoko mag-undergo ng training, busy ako. Waste of the time lang yan. Kaya yung mga followers, ingat tayo. Alam niyo yung pinakain ni Jesus na 5,000? Mga lalaki lang yun eh. Wala pa yung mga babae ron, tsaka yung mga bata. Pumapatakyan ng mga 10 to 15,000. Kahit saan si Jesus na ron, yung mga tao na yan, yung mga followers na yan. Nung si Jesus hinuli, nagtakbuhan yan. Nagkalasan. From 15,000 naging 500. From 500 naging 120. Alam niyo yung na sa upper room, yung na filled sila ng Holy Spirit, sila Peter, 500 sila nung time na yon sa upper room, pero naging 120 sila. Sabi ng Panginoon, punta kayo sa upper room, doon kayo kasi magpe-Pentecost na po eh. Okay? Ibig pong sabihin ng Pentecost, yung yearly na mga harvest nila, okay, yung first fruit ng yearly na harvest nila, i-o-offer nila yon. Kaya may first fruit tayo. Yearly first fruit na harvest. Dinadala nila doon sa Jerusalem, okay, para magkaroon sila ng masaganang ani for the whole year. Eh, meron 10 araw bago dumating yung Pentecost. Sabi ni Jesus, punta kayo sa upper room. Hintayin nyo yung gift na ibibigay sa inyo. Yung 10 araw na yon, 500 sila sa upper room, unti-unting naubos yon. Bakit? Nagkakapikunan na eh. Eh, pagsama-sama tayo rito, talagang, pati bayan, kung sino yung matitira. Yung iba, sabi nila, Peter, magpapaalam na ako. Eh, miss ko na yung jowa ko eh. Baka maagaw pa ng iba. Diyan ka na. Okay, nabawasan yun. Yung iba naman sabi, Peter, uwi mo na ako. Walang magpapakain sa manok ko eh. Walang mag-aalaga. Okay? Yung iba naman sabi, uwi mo na ako. Baka matanggal ako sa trabaho eh. Eh, mapopromote na ako eh. Baka mawala pa yung promotion. Yung iba naman, nagkakaingitan. From 500 naging 120. Doon sa 120, binuhos ng Lord yung kanyang banal na espiritu. Matira sa atin ang matibay. Mga kapatid. Okay? Kung ang Word of God mahalaga sa inyo, tinitreasure nyo talaga, mananatili tayo rito. Amen? Hanggang sa huling panahon, hanggang sa dumating po ang ating Panginoon, mag-i-stay tayo. Yung mga nag-i-stay, sila lang po yung nakaka-receive ng Holy Spirit. Pangatlo, mabilis lang naman ako eh. Ano ba? Tama na, pangatlo na. Okay, pero dun pa rin tayo sa pangalawa. Okay.
Okay po, because of the cares of this world, they are quickly backslide. Yung mga nagpapahalaga sa mga material things, sa mga bagay sa mundong ito, okay, unti-unti silang nababackslide. Alam nyo, ibig sabihin ng backslider, their hearts become cold. Baka yung puso mo malamig na sa Panginoon. You are physically present, but you are spiritually absent. Para kang lata ng corned beef, okay, wala kang laman. Physically, nandito ka, pero spiritually, malamig ka na. Para kang patay, para kang bangkay na malamig na. Yung mga backslider, okay po, mukhang mga active yung mga yan, pero hindi na yan nagde-devotion. Hindi na yan nagpe-pray. Makikita mo yan tumutugtog. Okay po, makikita mo yan nasa ministry, makikita mo yan lagi nasa loob ng church, pero backslider na yan. Hindi na yan interesado sa salita ng Panginoon. Hindi na rin yan interesado sa cell group. Wala na siyang interest sa kanyang spiritual life. Okay, dati primary ka, ngayon 144 ka na. Dati primary ka, naging 144 ka, ngayon 1728 ka na. Ano nangyari sa'yo? Imbis na paurong ka, paatras ka. Ikaw ang tumatandang Kristiyano na walang pinagkakatandaan. Nakuha po natin. May mga taong tumatanda na walang pinagkakatandaan eh. Tayo naman yung mga Kristiyano na habang tumatagal, paurong tayo. Naiintindihan niyo po ako? Bakit? Kasi yung salita ng Panginoon, yung seed, mababaw lang yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Mababaw lang yung paglilingkod natin sa Lord. Kaya hindi tayo lumalalim. Sino po rito gusto maging malalim? Okay. Ipanalangin mo sa Lord na alisin ka niya sa kababawan mo. Mga backslider, yung iba sa harapan nakaupo yan. Para hindi halata. Yung iba nasa ano yan. Okay. Yung iba nga, leader na eh, pero backslider. Mukha kang active, pero hindi ka effective. Yung iba nga, mga pastor na eh, pero hindi nagdi-devotion, hindi nagdi-disciple, walang interest sa soul winning. Okay po? Kaya mag-ingat ka. Baka ang puso mo malamig na sa Panginoon. Yung iba nga, every Sunday, nandito eh. Okay? Pero yung puso nila, patay na. Patay na po sa harapan ng Panginoon. Laging may iniisip na hindi maganda kay pastor. Laging may iniisip na hindi maganda sa leader niya. Yung salita ng Diyos, sinisipa niya. Okay, hindi tinatanggap. Ang gusto lang nila tanggapin, yung magbe-benefits lang sa kanila. Itong mga taong to, wala silang pakialam sa spiritual things, ang pakialam lang nila, mga material things. Pastor, hindi ako makapagsimba, hindi ako makapag-training. Bakit? Inahabol ko yung trabaho ko kasi mapopromote na ako eh. Hinahabol yung promotion, patay na patay sa promotion. May kotse na, ang dami ng bayarin, hindi na magkanda ugaga sa bayarin. Pag may lumabas na bagong brand ng sasakyan, kukuha na naman. Nape-pressure na sa bayarin niya sa mga hulugan. Pati ang relasyon sa Diyos, pati ang gawain sa church, hindi na nagagampanan. Bakit? Kasi ang isip niya, more on material things lang. Gusto kong magkaroon ng magandang sasakyan, gusto kong magkaroon ng magandang bahay, gusto kong makabili ng mga maraming bagay. Okay, gusto kong makapunta sa maraming lugar. Pero yung relasyon niya sa Diyos, yung ministry sa loob ng church, wala na siyang pakialam.
Hello, mga kapatid. Kaya hindi lahat ng nasa loob ng church, pagdating ni Lord, masasama eh. Tignan mo yung katabi mo kung backslider yan. Yung iba, tumatakas eh. Masurpanta ako na. Punta akong Ilocos. Punta akong Pangasinan. Punta akong Pampanga. Linggong-linggo, nasa outing. Aray. Nung linggo, nasa outing kami. May team building si... Main ako. Sa pool. Sa pool ang sarili. Pero nag-second service naman kami. Humabol naman kami. Okay po. Okay, nasa Real Quezon kami nung Sunday. Saturday, Sunday, nandoon kami. So, pinatakbo ko ng mabilis yung sasakyan ng si Generous. Sabi ni Karis, Daddy, bakit ang bilis mo? Sabi ko, okay, sorry, babagalan ko na. Okay po. Bire mo, Sunday na sa outing? Sunday na sa mall ka? Kristiyano ka pa ba? Okay, search natin yung sarili natin. Okay po, baka kasabay mong lumalago ang mundong ito. Okay, pangatlo. Yan. Ingat din po tayo doon sa mga opposition. Maraming opposition sa church. Okay, ang gusto lang nila umupo. At ang gusto nila, position. Okay, kaya opposition. Opo. Okay, gustong-gusto ng position. Wala namang ginagawa kundi maupo lang. Ha? Ingat tayo sa mga opposition. Pero dito sa Jagiya, wala na yan. Nasa ibang church, marami niyang opposition na yan. Walang ginagawa yan kundi maupo. Gusto ng position. Kaya opposition. Okay po. Saan ba ako? Pangatlo na ba tayo? Pang-apat na yata itong sasabi ko. Ayun, yan. Sige. Thorny ground. Yan. Overcome by worries and the lure of materialism. Tama ba yun? Overcome by worries and lure of materialism leaves no room in their lives for God. Grabe. Nag-worries ka sa mga bagay. Okay, na gusto mong makuha. Hinahabol mo ang pera. Hindi mo hinahabol yung nagbibigay ng pera sa'yo. Okay? Kaya, alam niyo yung mga warriors, mabilis mamatay yung mga yan. Maagang mamatay yung mga yan. Sino rito gustong mabuhay ng matagal? Okay? Maging good soil ka. Okay po, panghawakan mo ang salita ng Lord. Sabi ko nga kanina, yung iba naiintindihan ang salita ng Lord, kaya lang lulong sa prosperity. Gusto kong yumaman. Okay? Gusto kong magkaroon ng malaking network. Gusto kong magkaroon ng ipon sa bangko. Gusto kong makapasyal kahit saan. Eh lahat naman ng bagay na yan mawawala. Lahat ng bagay na yan, hindi permanente. Ang permanente lang sa mundong ito, walang iba, kundi ang salita ng Lord at yung kaluluwa mo. Makuha po natin, kaluluwa lang po natin ang merong eternal value sa mundong ito. Okay po. Ito yung mga hearers with a wandering heart. Nagwa-wonder sila, no? Grabe. Ang magpapaalis lang pala sa'yo sa relasyon mo sa Lord, yung boyfriend at girlfriend mo. Grabe. Ipagpapalit mo si Lord yan. Ipagpapalit mo ang Lord sa trabaho mo. O, sabi ng, bakit nung na-born again ako, lalong dumami ang problema ko. Sino rito marami ang problema? Taas ang kamay.
Buti nga sa inyo. Okay? Okay? Ang problema, blessing po yan. Kapag ang problema, naglalayo sa'yo si Lord, sa'yo sa Panginoon, ang laking problema talaga niyan. Pero pag ang problema, lalong naglalapit sa'yo sa Panginoon, blessing po yan. Kaya yung mga problema niya, magpasalamat kayo. Okay po? Kaya pag may problema tayo, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Amen ba? Okay. Ang purpose ng seed, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lumago, mamunga, at ma-harvest. Okay po. Yung mga natanim sa damuhan, okay, wala silang mga surrendered life. Dalawa ang puso nila. Bakit? Meron silang kapitbahay na kasabay nilang lumalago. Okay, yung damuhan, di ba? Ikaw yung halaman, tapos may kasama kang ligaw na damo, wild na damo na lumalago. Sabay kayong lumalago. Anong ibig sabihin yan? Pag Sunday na sa church ka, from Monday to Saturday, ginagawa mo ang gawain ng mundo. Pag Sunday, relihiyoso ka. Pag Monday to Saturday, okay, makamundo ka na. Only the spiritual people can understand the spiritual things. You are born in a corruptible world, but you are born again in the spiritual world. Okay, ipinanganak ka sa mundong ito na corrupt, pero nung na-born again ka, nakakilala ka sa Panginoon, okay po, ikaw ay ipinanganak muli para gawin ang pinagagawa ng Lord. Hindi gawin ang sarili mong kagustuhan. Yung mga spiritual people, yung mga born again talaga, hindi siya nakikipag-deviate or hindi niya nilalabanan kung ano ang plano ng Diyos sa buhay niya. Sumusunod lang siya sa gusto ng Panginoon. Hindi niya sinusunod ang gusto niya. Sabi mo, Lord, your will be done. Sa labi lang yun, pero ang sinusunod mo pa rin yung sarili mo. Nakuha po natin. Pang-apat. O, tapusin ko na. Good soil. Yan. Good soil. Yan. Ang good soil, ito po yung may good heart. It contrasts to all the other groups. They follow Jesus no matter what the cost. Antindihan, no? Sabihin mo, naiiba ako. Kasi pag hindi ka naiiba, katulad ka rin nila. Kung gusto mong naiiba ka, gumawa ka ng kakaiba. Okay po, itong mga taong to na natanim, itong good soil, okay po, sinusunod nila ang Panginoon, ano't anuman ang mangyari sa buhay po nila. Tatanungin ko kayo uli, anong klaseng lupa ka ba? Anong klaseng puso ka ba? Anong klaseng Kristiyano ka ba na nakakarinig at tumatanggap ng salita ng Panginoon? Good soil represent true disciples, accepted God's word, and produce great harvest. Fruitfulness is the aim of the sower. Okay, wala hong magsasaka na nagtanim, napagod, para lang hindi siya mag-harvest. Okay po, nagtanim ka pa kung hindi ka man nag-expect ng harvest. Sabi sa Hebrews 4:12, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword. Okay, cutting between soul and the spirit, between joint and marrow, it exposes our innermost thoughts and desire. Kapag ikaw hindi ka na tinatalaban ng salita ng Panginoon, kapatid, magsisi ka na. Manumbalik ka na sa Panginoon. 2 Timothy 3:16, all scripture is God's breath and is useful for teaching,
rebuking, correcting, and training in righteousness. Okay po, ito ang salita ng Panginoon, God's word is our standard. Amen ba? Sabihin nyo, standard. God's word is our standard for living. Kapag wala kang standard, okay, ang taong walang standard, hindi lumalago, at the same time, lumalayo. Amen ba? Ang taong walang standard, okay, hindi na yan lumalago, nagwawala pa yan. Hindi lang nawawala, nagwawala rin. Ang taong may standard, ang Kristiyano may standard, okay, hindi nawawala, at the same time, lumalaya. Amen ba? Wala tayong ibang tatayuan kundi ang salita ng Panginoon. Because that is our standard. Standard means stand and guard. Bantayan mo ang sarili mo. Baka backslider ka na, kapatid. Baka mababaw ang pagkakilala mo sa Panginoon. Baka mababaw ang ugat mo. Sabi ni Jesus, in all who heard, okay, si Mary, sa Luke chapter 2, 18 and 19, and all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. But Mary treasured up all these things, pondered them in her heart. Nung marinig po ni Mary yung word of God, yung balita galing sa anghel, marami ang nakarinig, karamihan sa kanila na-amaze. Ang ganda niyan. Gusto ko yan. Ang ganda ng message ni Pastor. Ang ganda ng message ni Pastora. Gusto namin yan. Na-amaze lang sila. But Mary, nung marinig ni Mary ang magandang balita, hindi siya na-amaze, kundi tinresure niya sa heart niya. Huwag ka lang ma-amaze sa ganda ng message. I-treasure mo ang salita ng Panginoon. Ingatan mo para hindi nakawin ang kaaway. Ulitin ko, saan ka ba sa apat na to? Ikaw ba ay pathway? Matapos mong marinig, pinababayaan mo lang. Ikaw ba ay rocky ground? Thorny ground, or ikaw ay good soil. Ikaw at ang Panginoon ang siyang nakakaalam nito. Tayo po tayong lahat. Kapatid, kung nakita mo yung sarili mo sa apat na to, or sa tatlong ito, hindi mo pinaponder or tinetreasure ang salita ng Panginoon. Kaya pag may problema dumarating sa'yo, bumabagsak tayo. Kaya pag mayroong temptation, natetempt tayo. Mas mahalaga sa'yo ang material things, hindi ang spiritual things. Hindi ka nag-grow. Mas inuuna mo ang iba kaysa sa unahin mo ang Panginoon. Kung ikaw po ay nakakaranas ng ganito, it's not too late for you. Kung hindi ka na nagde-devotion, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nag-undergo ng training, hindi ka na nag-win ng soul, hindi mo naka-heartbeat si Lord. Kung ikaw matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka nag-grow, it's time for us to repent. It's time for us na ilapit natin yung puso natin sa Panginoon. Awit tayo. Hallelujah. Sige, kausapin mo ang Lord.
Hallelujah. Kapatid, idulog mo yung puso mo ngayon sa Panginoon. Kung nararanasan mo yung mga bagay na ito, kung malamig ka na sa Panginoon, kung hindi mo na pinahalagahan yung kanyang mga salita, it's time for us to confess. Huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon. Mahal ka ng Lord. Kung ikaw matagal ka ng Kristiyano, hindi ka nag-grow, hindi na mahalaga sa iyo ang gawain sa church. Awitin po natin to. Pasiyasa tayo sa Lord. Ikaw ang nakakilala sa amin. Ikaw ang nakakaalam ng laman ng puso at isip namin, Panginoon. Lord, ngayong umaga, lumalapit kami sa inyo. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Kung binaliwala ko, Panginoon, ang mga bagay na espiritual, kung patuloy akong lumalayo sa inyo, Panginoon, kung hindi ko binibigyan ng importansya, Panginoon, mga gawain sa church, ang aking leader, ang aking cell group, Panginoon. Lord, forgive me. Forgive us, O God. Lord, palakasin mo kami, Panginoon. Patuloy ka magpalakas ng mga anak mo na nanghihina, Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na abutan mo kami na sa gantong kondisyon, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Awitin pa po natin. Panginoon, kilala mo ako. Wala kang maitatago sa Lord. Wala kang pwedeng ilihim sa Panginoon. Kilalang kilala ka niya. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Kapatid, ayaw ng Panginoon na mapariwara ang buhay mo. Ayaw ng Panginoon na mapagod ka. Ayaw ng Diyos na ma-pressure ka sa mga bagay sa mundong ito. Ang gusto ng Panginoon, bigyan ka niya ng kapayapaan, kapahingahan. Kung ikaw ay napapagod na, kung ikaw marami kang problema sa buhay, isurrender mo yan sa Panginoon.
Panghawakan mo ang mga salita ng Diyos. Panginoon, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Sige, buksan mo yung puso mo sa Lord. Buksan mo yung mga labi mo sa Panginoon. Kung matigas ang puso mo ngayon, pa-cultivate mo sa Lord. Salamat Panginoon, pinutuwid mo ako. Ikaw Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa iyo. Salamat Panginoon. Tinutuwid mo ako. baliwalain yung narinig po natin ngayon. Ito po ay reminder ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay nanghihina, kung ikaw ay napapagod, wala ka ng ganang mag-devotion, wala ka ng ganang manalangin, nire-remind tayo ng Lord. Lumaban tayo. Lumaban tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Naghihintay lang ang Lord na umiyak ka sa Kanya. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Maging open tayo sa Lord. Tayo mag-open kung kani-kanino. Sa Panginoon tayo mag-open. Mahal ka niya. Ayaw kong nakikita ng Panginoon na naghihirap ka sa kalagayan mo ngayon. Ayaw ng Panginoon na nahihirapan ka sa relasyon mo sa Kanya. Huwag mong hayaan na ang kaaway ang magtagumpay sa buhay mo. Tinubos ka ng Panginoon. Ikaw ay sa Kanya. Hindi ka para sa iba. Ikaw ay para sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga buhay, Panginoon. Kung kami ba ay malakas o mahina, Panginoon, sa mga oras nito, Lord God, patuloy mo kami palakasin, Panginoon. Panginoon. Huwag mo kaming hayaan na lumakad araw-araw sa mundong ito na mahina kami, Lord. Palakasin mo kami, Panginoon, upang magpalakas din kami ng mga nanghihina, Lord God. Lord, yung mga seeds, magmula ngayon, Panginoon, ito po ay matatanim sa matatabang lupa. Lalago, mamumunga, kakaroon ng green harvest, Lord. Hindi namin nahayaan ang kaaway na kawin lang ang mga salita mo sa aming mga puso, Panginoon. Upang hindi namin ito magkaroon.
Lord, salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Patuloy mo kaming pinapaalalahanan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan din ng Lord. Hallelujah!